Tell the truth. Hello guys, good morning. Nakikita niyo ba ako? Bakit? Yes. Good morning everyone. And today is Wednesday. And yes, kanina pa naman akong gumising, guys. Katatapos lang namin, akakabalik lang namin ni Ziri galing sa labas. So ngayon is ipe-prepare ko yung food niya bago ako kumain. So that's the reality. Before ako mag-prepare ng aking food, pre-prepare ko muna ang food ni Ziri, which is nandito siya. So, say good morning to them. Good morning everyone. Halo halo. Sagutin mo, good Alice. This is a wonderful morning, Oda. Oh, was freeze to them? Huh? Was freeze to? Okay. So we need to prepare her food. Kasi parang namumulot na siya ng pagkain sa floor. Okay. Huhugasan ko yung ano niya, food tray. Food bowls. Ganyan. Lagyan ko lang yung isang tray is lalagyan ko ng tubig kasi ano yan siya. Mabilis makaubos ng kanyang water. So, lagay ko ito dito. Tapos, sa kanyang food, kailangan kong lagyan ng tissue ang kanyang tray kasi medyo mahaba itong tray niya. Tapos, meron namang maliit na ganito. Ito yung ginamit namin before. Pero, kailangan din pa rin namin siyang gamitin para sa food niya ngayon kasi hindi naman marami ang kanyang food na binibigay namin sa kanya. Tapos, 3 times a day naman siyang kumakain. Ligyan ko ng tissue, tapos, ganyan. Yung food niya is ito, dry food. Hindi nyo ako makikita, no? Ito is dry food. Parang ano siya, compressed food. Tapos, ito yung parang wet food nila. Parang ano, beef loaf. Ito is good for, ano na, good for a day. 50 grams, I think. Not even 50 grams. So, good for a day lang siya. So, lalagyan ko lang siya ng konti. Tapos, itong kanyang dog food. Yeah. Parang beef loaf. Kaya pala, iminimix namin yung food. Kasi, last month, tinry namin siyang mag-stick into yung dry food. But, hindi siya masyadong kumakain ng marami doon sa dry food. So, mas gusto niya yung nakamix dry and wet food. Kasi, sobrang compressed kasi yung, ano, sobrang compressed yung dry food niya. So, yan! So, you will get your food na, Ziri. So, yan siya, naghihintay. Shkoma! And here, come, good appetite, here, yes, essen, essen. Ang kakainin ko today is, mag-prepare lang ako ng bread, hindi naman ito masyadong maano, mag-prepare lang ako ng bread. Tapos, jam, this is my favorite jam. Tapos, meron akong butter. Parang wala akong butter. Ay, kawawa naman tong isang ano na lang tong butter ko. Tapos, yan. And then, meron akong ham. And, tsaka, meron akong milk. Mag-aano lang ako. Mag-toast lang ako ng bread. Meron akong bread dito. White bread. Alam nyo ba, guys, usually, mga bread ng German is yung dunkel, ano, black bread, hindi naman black, pero yung mga, basta, yung mga brown bread na may mga maraming mga seeds, ganyan yung bread nila. Hindi ako kumakain, alam niyo na, Pilipino, nakalakhan ko na ganito yung white bread, yung
ano natin, yung pan natin sa Pinas. Buti merong ano, sliced bread doon sa Kaufland po yan siya binibili yung sliced bread ko. Kaufland po lang binibili. Napaka-dry ng kamay ko ba kasi ang lamig. Pupunta pala kami mamaya sa DM. So, siguro bibili ako ng ng pangalan nun? Hand cream. Kasi nga napaka-dry ng ano ko. Mamaya pala is magluluto ako ng ano, sweet and sour as promised, yung sweet and sour na pork. Kasi meron na akong ingredients and at saka siguro mamayang hapon pagdating ni Patty, kasi sabi niya i-message na yung ano, car dealer kasi we are searching for a car. Meron naman kaming sasakyan before, but then nasira siya yung dalawang car namin. Yung isang car is galing yun sa kanyang sister, so yung old car nung siya, tapos nasira, tapos ibininta na lang namin, tapos yung isang car din namin, yung smart car, yung maliit na car, yung dalawang tao lang yung naano ano sa loob, ina ano yung car namin na nabangga, nakapark siya, tapos nabangga ng isang sasakyan kasi habang nagpa-park, kasi wala kasi kami sariling parking space kasi mahirap magkaroon ng parking space dito kasi nasa apartment lang nga kami nakatira. Oo. Tapos, pinark namin sa free parking. Tapos, yung may isang nagpark, medyo matanda na nagpark, parang yung manibela tapos atrasan niya yung ano yung kasasakyan namin at saka nasira talaga siya kaya yun inano na lang namin ibinenta na lang namin yung sasakyan buti at nabenta pa kahit nasira na siya. Ngayon titingin kami ng sasakyan, ano lang din naman, second hand lang din naman ng sasakyan, hindi naman kami bibili ng sasakyan na bago. Hirap lang naman kami dito sa Germany, hindi namin afford yung sasakyan na bago. Pero hihintayin pa namin na mag-reply yung may-ari ng ano ng shop. So yan yung aking breakfast. So let's eat guys. Mga unta ninyo. Hello guys, magluluto na naman ako ngayon. Ang lulutuin natin ngayon for Abend Essen is magluluto tayo ng sweet and sour pork. So meron tayong pork. Freshest from Zwijn. Yan yung gagamitin ko. Although, pwede din kayong bumili ng yung naka-chunk na siya. So, ito is kailangan ko itong i-slice. Tapos, before ko siya i-slice, i-tenderize ko siya using yung ganito. This one, yung beef meat tenderizer. Pupukin ko siya. Tapos, yung gagawin ko kasi is first is pa-fry ko muna siya. So, yeah, ipe-prepare ko muna yung ingredients, guys. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients after. Okay? Na nilagyan ko na ng paminta, kunting asin at saka yung durog din na ano garlic. So ilagay ko lang dito ng isa-isa. Shake-shake ko lang siya para ma-coat yung mga meat dyan. So mas para sa akin mas mabilis siya pag i-shake-shake ko lang. Prituhin muna natin ito. Tapos ko na ma-fry ang pork. So, ngayon guys, kuha ako ng ibang pan para sa sauce. So, ito, pan is malinis na siya. Lalagyan ko lang siya ng 500 ml na tubig.
So, kalahati ng isang litro. Ngayon is, kumukulo na yung aking tubig. Lagyan ko na siya ng tatlong kutsara ng white sugar. Tablespoon itong ginamit ko, ha. Make sure natin na nahilis na yung ano ba yun, oy? Yung asukar. So, pag nahilis na ang asukar, ilagay natin yung ketchup. So, meron ako ditong ketchup. Siguro, ano ito, half cup ng ketchup. Tapos, ang ating suka na mas masarap kung white na suka yung gagamitin natin. Pero, kasi wala akong white na suka, yun na lang ano yung sinamak na lang yung ginamit ko. So, para sa akin, yung measurement na yun, isama na yun. So, anuhin ko na naman, pakukuluin ko na naman siya bago ko ilagay yung aking next ingredients. Pag kumulo na, ilagay ko yung sibuyas at saka yung carrots. And kumulo na, ilalagay ko itong aking onion. Ay, mainit. Tapos, ang aking carrots. Tapos, hihintayin natin na kukulo or maluto yung ating carrots. Lagay na natin ang ating flour. Yung purpose ng flour, guys, ay para maging sticky siya. So, after nyan, ilagay na natin ang ating pork. And then, itong ating red bell pepper. Tapos, lagyan natin ng konting asin. So, hihintayin ko lang na maluto yung aking last ingredients para tapos na. Yun lang. Napakadali. Sarap. You will sit there, but then I can see you. Ah, the camera. Yes, you need to go to the camera. Ah. So you need to try. I need to try. It's not his... Hello. Nandito na pala siya kasi alas 5 na. It's already 5, so you're here already. Yeah. Minsan lang kasi ako nagtatagalog, hindi yan siya. Marunong magtagalog, hindi nakakaintindi. Tapos, yeah, it's not my first time to try this. I think second time ko na ito na try, but then yes, I don't know if he like it. But nung first time is he like it. Yeah, that's the first time I like it. Ah, you understand. You understand what I said. Because you speak Tagalog and English. In English, yeah, Taglish. That's it. Tell the truth. Delicious. You'll tell the truth. I really like it. Finish me the last time. The last time is Sir Sawa. And then it's Sir. Wait. Nine Sir Salsich. No. Really good. Yeah. Didn't you have the last time pineapple in it? Nine. This is Andere. That's Andere. Pineapple is with the chicken and coconut milk. Yeah. And then, delicious. Sinabi ko pala kanina na pupuntang... I don't understand. Sinabi ko pala kanina na pupunta kami sa shop na magtitingin ng na mag-drive test ng sasakyan, but hindi natuloy kasi hindi tumawag yung may-ari ng shop. Because I tell them earlier that we will go to the auto shop that we're making probe test on the... But they don't call. Yeah, they don't call, kaya hindi na lang kami pupunta, so wala pa ding sasakyan. Don't know why they don't call. You know, but no way.
because it's difficult. Because you remember in the back of in the Pura car is in the back. So we need to remove all the cars. Yeah. Maybe we could like that. But someone else buy the car? Barang bayas do? They tell me. Ah. And then? And then they already remove half of the cars. That's why they said they can bring the other car also. Maybe tomorrow. Maybe. Kain lang kami, guys. Hello guys, so gabi na dito, alas, ano yung oras ngayon? Alas 8:30 na dito sa Germany, tapos mag-edit lang ako, tapos yes, I just end this video, and yung pagkatapos namin kumain kanina is nag-ano lang kami, lumabas kami saglit, tapos busy din si ano, pati, may trabaho na dinala dito sa bahay, yeah. Tapos yun, tatapusin ko lang yung edit ko, and then matutulog na din kami. Yan lang ang ating video for today, and I hope you like it. If you do, please give it a thumbs up, and if you still subscribe to this channel, please subscribe to this channel, and see us again tomorrow, guys. Bye!